Bukas na ang pagupitan ni Benji at bagamat matumal pa ang dating ng kanyang kliyente, umaasa siyang tuloy-tuloy na ang kita ngayong pinayagan na ang mga negosyo tulad ng barberya na magbukas. Dalawang upuan lang ang mayroon sa maliit na pagupitan ni na Benji at para masunod ang social distancing, salitan sila ng duty ng isa pang hairstylist. Pero tanong niya, kailan sila mababakunahan bilang economic frontliners? Gustong-gusto ako magpabakuna kasi yun yung pinaprotekta sa sarili namin eh. Tapos kasama ko sa mga bahay. Tapos ngayon, hindi pa namin alam kung kailan yung schedule. Ang kainan ni Nanay Rustica bukas na uli para sa dine-in na hindi lang al fresco pero limitado pa rin ang bilang ng tao. Inaabangan din ni Nanay Rustica na mabakunahan na sila ng kanyang mga tauhan. Gusto namin. Lahat kami may form na. Inaantay na lang namin ang tawag para kami mabakunahan. Sa restaurant bar na ito, mahigpit din sa health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield. Pero iba pa rin kung may bakuna na ang mga staff. Dapat laging they consider that na yung staff na nagkatrabaho doon should also be vaccinated on time. Kasi pag hindi, yan na naman yung magiging cause ng paglala ng virus. Sa ngayon, tinatapos pa ng mga lokal na pamahalaan ang pagbabakuna sa mga nasa kategoryang A1 o health workers, A2 o senior citizens, at A3 o may mga comorbidities. Para sa A4 category o economic frontliners, tulad ng mga nagtatrabaho, doble ingat na lang muna habang paparating ang bakuna para sa kanila. Mask, hugas, iwas. At pagdating po ng bakuna, idagdag ang bakuna. Binigyang diin din ng National Economic and Development Authority na kailangang buksan ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga hamon ng pandemya. This is not going to be easy, but it will happen if we do three things. Okay, so number one, we manage the risk, open the economy as safely as we can, and not be totally risk averse, which happened last year. The second is we have a package of recovery measures, so we have to implement them in an accelerated manner. And number three, and most importantly, we deploy our vaccination program as fast as we can. Sinabi ng NEDA na kailangan palakasin ang ekonomiya para maabot ang growth target na 6.5 hanggang 7.5 para sa taong 2021. Pero panalangin ng mga economic frontliners, huwag sana silang maisakripisyo at dumating agad ang pinakahihintay na COVID-19 vaccines. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.